ito po ang hanap buhay ko para sa mga anak ko kasi nangangarap po ako makatapos ang anak ko. Itong taon po, apat na buwan na lang po. Magsasara na naman ang klase, graduate yung mga anak ko ng K-12. Nangangailangan po kasi ako ng tatay. Ang pinaghahandaan ko po sa totoo lang. Ang anak ko mag-aaral, mag-professor ka. Civil engineer, dalawa po sila. Ayun ko lang sa Diyos, itong hirap ko na to ang kapalit. Makatapos ang pag-aaral ng anak ko kasi ang katuwang ko. Magpag-servisyo ko sa mga anak ko. Nangangarap ko makatapos sila. Morning mga ka-business. Good morning. Ako business, almusal muna tayo. Yan, piniritong hito. Yan, ako business, may sausawan tayo. Pusitlog, konting kanin. Masarap tong ano, hito, pagka ano, malutong, pagka hito. Mamaya po mga ka-business, hindi ko pa alam kung ano magiging ganap dito eh. Sa araw na to, pakiantabayanan nyo na lang po. Basta kung ano yung mga magiging ganap sa atin araw-araw. Yan ang i-video natin. Kain po! Kain. Kain tayo. Puntahan natin pala mga ka-business si ano. Naglalako ng hamburger. Si Lisa, mga ka-business. Kumustahin natin. Daanan natin naman. Madami. Tapos itong mga week na ito mga ka-business. Punta tayo ng bundok. Kasala natin yung kaibigan ko ron si Wakiwak sa bundok. Magsasama ko kay Ron. Maganda dun. Maraming ano, adventure. Hey mga ka-business, si Dave nag-aaral eh. Hi Dave. Morning. Morning. Yeah. Sipag eh. Yung mga ka-business, papunta na tayo ron kaila Lisa. Kumustahin natin yung naglalako ng burger. Tinulungan natin nung mga nakaraan na gustong mapagtapos ng pag-aaral yung kanyang mga anak sa pamamagitan ng paglalako. Sipag yung nanay na yun. Dito na tayo mga ka-business. Doon sila sa may bandang looban po, sa looban pa mga ka-business. Dito na tayo mga ka-business. Ito yung bike niya oh. Andiyan ba siya na? Ito, Ate Lisa, may ano na pala. Oo, nilagyan ko na yan. Ng kadena tsaka preno. Oo. Preno, kadena. Mahalong preno, 400. Wala raw mumurahin. Meron mumurahin, 200. Sabi niya, magagamit mo, 5 araw lang sira. Kaya yun na yung kinuha ko, yung matibay. Oo. Eh, pagtakbo ko nung isang araw, naplat. Sira na rin pala yung gulong tsaka interior. Sabi ko, ibis ko, lahat na pala to, sira. Hello. Ayaw, mabuti na 1-1-2-1-2. Ito yung kanyang anak. Saglit lang ha. Ito mga ka-business, pakita ko lang sa inyo. Ito, ginagamit niyang panlako itong bike na to. Yan, ilalagyan niya ng carrier dito. Noong una nakita namin siya mga ka-business, walang kadena. Ito, meron na oh. Yan. Nabilan niya na. Saka ito raw, preno. Yan, dalawa. Harap at likod. Ayos. May preno na. Ang ganda pa, oh. Eh, mga ka-business, may upuan na rin, oh. Gawa sa kawayan, oh. Galing, ah. Ayos, ah. Oh, upuan ko nga. Ayos, eh. Ito, mga ka-business, kasi nung unang bisita natin dito sa kanila, walang upuan. Ito si Kuya yung gumawa. Ikaw kaya? Very good ah. Sa'yo mo pala oh. Galing ah. May talent ka pala eh. Kakarating ko lang na mamadali ayan ako. Kasalukuyang nagagayak siya ng ano. Ang daming pera ah. Ayan. Pampaswerte. Pampaswerte. Kain ng buong isang taon. Ang swerte. Pero ang swerte nasa sipag eh no. Oo. Di ba? Ayan, naggagayak sila ng paninda mga ka-business. Lalako na naman ng ano, hamburger. Okay. Anong ano mo ngayon?
Natatas ko lang maglako ng suma nito, oh, inangkat ko sa bayan. Oo, yan na lang natira. At para pag namili ako, makaminos yung gastos ko sa pamasahe. Doon ako bumili ng rapper, ng panglumpia mamaya. Sabi kasi nasuki ko, kung ano yung mabili, yung nalulutuin mo. Ito, vitamins namin ng mga anak ko. Ilalagyan namin ng kalamansi para matibay sa trabaho. Honey? Sa pag-aaral. Oo. Ayos. Kailangan yun eh. Oo. So umaga at saka hapon ka pala naglalako, oo, Ate Annalisa? Oo, kung kaya ko pa. Kasi kung minsan naman, pagkaryoka naman, palitaw, champurado para tanga yung almusal nila. Minsan ganun. Minsan pag kulang yung oras ko, madaling araw, aalis ako, may dala na ako mga suman. Tapos yung sa hapon naman, ngayon, kulang yung oras. Ngayon, kailangan makaabot ako ng alas dos. Ngayon, napaninda ko lumpia, burger, o yung glutinous. Hey, pag nawa ako business. Bali, dalawa yung anak niya pa kasi nag-aaral. Yung isa mag-engineering ba yung isa, te? Oto, mag-engineer. Itong isa, HRM daw, kundi ano na lang daw siya ata. Kasi sa HRM, may bartending. Sabi ko, ilang taong may bartending. Kaya nga nung nag-agis-agi siya ng bote, pagdating ko puro basagat sa basurahan. Ginawa akong paraan. Nanay talaga, kulang na yung oras niya, ginawa akong paraan. Umikot ako sa junk shop. Itinapong ko talaga yung kalating araw ko, hindi ako natinda ng umaga. Para, siyempre, kailangan nanay supportive eh. Tapos nangingi ako ng interior sa junk shop. Eh, yung ginawa mo? Para hindi mabasag. Ng ano, ng mga gulong. Kuya, pahingin lang ano mo, interior. Kasi para pa nagagas yung anak, wala na lang magkalat na bubog. Ito, binalutan ko. Ikaw to? Oo, bakit ako? Sige, tinan mo, panoorin mo. Artista ka ngayon, sabi sa akin. Ah, nakita ka sa vlog? Mm-mm. Oo. Tapos ayun. Sabi ko, ay, Suki, buksan mo yung ano, nandun ako sa ano, sa, ano mo, business. Lilitaw ako doon, may interview ako. Lilitaw eh, no? Ito, binuloy mo. Sa burger ko, 500. 2,000 ako, sabi ko. Sabi niya, saan ganun meron? Sana mabira din ako. Sabi ko, ewan ko. Ang dami-daming tao ako nakita nun. Swerte mo naman, sabi sa akin. Eh mga ka-business ha, bali ang gagawin natin, yung sidecar ni ate doon na luma, ipapaayos natin, pagagandahin natin, palalagyan natin ng kung ano yung kailangan niya roon. Kakanvas po natin, dadali natin dito sa may pagawaan. So bali ang pansamantala, si ate, magagamit niyang bike mamaya itong isa. Yung bike naman ng anak niya na... Ano pangalan mo kuya? Topper. Ha? Topper to. Yan si Topper, oh. Mahirap mo. Yan si Topper. Kaway ka naman sa vlog ko. Ay, ayun yan. Po. Topper, siya yung tumutulong sa mama niya. Tawag na ito, security guard, no? Opo. Sa bangko. Mag-iingat ka ron na ka. Tapos magpipray ka bago pumasok. Delikado yung trabaho mo. Ha? Sasamahan mo kami ngayon. Sa saan po ba po? Doon daw sa paggawaan ng ano, sidecar para ma-iset. Sa paayos ba ito? Oo. Hindi nila kita pamasahin mo. Ang bike nga. Ikaw magbibigay o siya? Ako na lang. Ito muna lang. Ito muna lang. Mga ka-business, kung bahala, ihatid naman natin sila. Diyan naman yung van sa labas. Right? So, bubuhatin natin yan palabas. Ay, yung ano siya. Ah, pagtulungan niya. Nakasutan mo. Ha? Makabait ka na ka. Tulong kay mama, ha? May asawa ka na? Wala pa din. May kailangan mo naman kayo. May pera mo buhay. Makatulong kay mama. Oh, ito. Single daw, oh. May girlfriend mo. Ah, may girlfriend na. Ayun, may girlfriend ka na? Ay, mga ka-business, ha? Taken na pala to. Pero sipag, ha? Sipag. Sipag. Sipag mamahal sa pamilya. Focus, ha? Makakaahon tayo niyan. Tsaka ikaw, Ate Lisa, yung swerte, nasa gawa yan. Ha? Nasa trabaho, nasa sikap, nasa pagtsatsaga, nasa tamang diskarte. Okay? Sipag. Ayos? Okay, let's go! Sigyan na natin yung ano. Karen, ito mga ka-business yung ano niya eh. Ayun, ni-ready na ni Kuya pala oh. Ito anak niya din. Mabait yan. Ginawa, gumawa ng upuan siya, yung gumawa ng upuan doon. Ito paayos natin mga ka-business. Yan. Matibay pa naman yung bakal, kaya lang, wala na sa ayos. Papipinturahan na rin natin. Tsaka ito walang gulong. Sidecar. Yan. Yan yung bike niya na ginagamit sa paglalako. Pansamantala, hindi niya muna magagamit ito. So, itong bike ni Kuya, yung security guard, yan daw muna gagamitin niya mamaya panlako. Yan.
para ito maiset na natin yan, mga ka-business. Alright. Unti-unti, magiging maayos din ang lahat, no, kuya? Opo. Saga lang tayo. Bira! Ay, masasalubong mo, katamaan mo yung ano, ha? Sa yung bike? Katama sa? Ko yung tao, ha? Ayan, ay, alam ni kuya. Oo. Oo, mga dapat iniwan na yung ano? Iniwan na yung nasa ibabaw? Oo, okay. Hindi, ito, pinatanggal na ba? Wala ko yung, wala ko kapit, kaya po sa bike center na lang po, ay din sa... Sige, sige, sige. Doon na lang tatanggalin. Okay. Pag nagawa yung sidecar mo, kahit pa paano, medyo giginhawa ng konti yung opo, ano mo. Opo. Trabaho mo, no? Opo. Makakapaglako ka na maganda-ganda. Tinatanong ko ang graduation anak ko yung kung online pa o gaganapin na ng actual. Oo. Guru, palagyan natin ng bubong sidecar. Oo. Palagyan ng bubong. Opo. Pwede. I-ano natin, tanong natin dun mamaya sa gagawa. Para at least kahit papano, hindi direct yung araw sa katawan mo. Di ba? Oo. Kasi ako, di ba, aling ako mainitan, maulanan, wag lang ipagkain eh. Ay, hindi. Kasi sensitive yan. Oh, pero mas mahalaga yung kalusugan mo kaysa dun sa panindam mo. Bilihan ko na lang ng vitamin D complex, 3 piso. Wow, nag-advertise ka pa talaga. D complex. Nak, dito tayo. Karga natin dito. Malayo yata yun. Ay, mga ka-business, sinakay natin si Ate Lisa sa van. Hello. Ayos ka lang dyan. Ayun. Tsaka yung ano, yung sidecar, andun yung anak niya sa likod. Ayan. Tay! Tawag kang anak. Yun. Tapos yung isa niyang anak, yun yung nag-drive ng bike. Alright, let's go. Yan mga ka-business, ha? Nandito na tayo sa paggawaan. Ayan o. Kausap natin. Kuya, anong name mo kuya? Junior. Junior? Junior, junior talaga? Oo. Yan si kay Junior. Kayo po may-ari? Junior. Trabador lang. Ah, trabador. Pero ito kasi kuya, kukonsulta namin sa iyo. Ano mga advice mo rito kasi gusto sanang i-makeover para magamit natin sa paglalako? Eh, pwede ka lang ang bago para... Oh, kasi yan, mas halos ganyan din presyo eh. Ano pa? Medyo bulok na, no? Bulok na eh. Ganun din, halos di rin magkakala yung presyo. Eh mga ka-business, advice ni Kuya Junior, paggawa na lang natin siya ng bago. Para kasi halos ganun din daw ang magagastos. Tapos eh ito medyo may kabulukan na rin kasi. So mas maganda bago na, no. Tapos si kakabit natin dito. Kasama ng kabit 'yan. Kasama na kabit. Tapos ano yung concern mo, te? Palalagyan mo ng ano? Ano po 'yan? Yung para hindi mahina ng hangin yung kanal. Lutuan ng lutuan ng ano ng kwek-kwek, fishbowl. Kakalaman. Oo. Magbibigat na yan. Pag bilagyan ng aero yan, bibigat na ho yan. Pag-usaw yan eh. Pag yung gano'n, bibigat na. Pwede naman, kung ganito lang kalaki yun. Aero siguro, lang, safety lang yung aero. Kanya ritong lutuan. So, taktak pa ng aero. Oo. Pagka siyempre, hanggang dito lang siya eh. Pag nakababaya, nakikinig lang siya. Pag pinabit na. Ang extension niya pataas, harapan dito, nakakapagin. Sila nang bahala nun, te, kasi ano yan eh, biasa yan pagdating sa ganon. Alam nila yung mga design dyan. Ngayon, so, okay na tayo ron, paggawa na tayo bago. Balik mo na lang to, kasi ganon din magagastos eh. Ah, so, ikalakal mo na lang. Oo nga, no. Business ka business yan. Kulit eh. Sige, kuya. Iwan na namin itong bike. Hindi, dali nyo muna. Para ano, kasi i-schedule pa yan kung ba yan yung makukuha. Eh, hindi naman kasi bubuhin ko. Hindi yung sukat-sukat mo. Pag gumagawa na yan, kami nang bahala. Dadali nyo lang dito yung bike. Ah, tatawagin mo na lang. Kung tumataan naman ako dito, eh, di ba? Sige. Ay mga ka-business, pag-usapan lang namin kung paano yung pinakaano. At least dito okay na, secure na tayo, mayroon nang gagawa. Ayos!
natira. Right. Eh mga ka-business, andito tayo sa opisina ng paggawa ng sidecar. Kausap natin yung si Boss Dolfo. Yun, yung mismo may-ari. Subscriber pala natin siya mga ka-business. So nagkataon na ganun. Sir, maraming salamat sa suporta. May discount pa. Thank you. Oh, gusto ko matulungan tong sir. Matulungan natin tong kababayan natin. Kawawa naman. Oo. Ayun. Sige sir, kung makikisuyo na lang ako rito sa mga tao mo. Anak mo po yung nandito? Yung isa? Ah, sige. Thank you. Mga ka-business. Dolfo, no? Dolfo? So, okay na mga ka-business. Thank you. Dali, sir, ha? Sige. Okay. Sige. Dagan salamat, sir. Okay. Boss, okay na. Thank you. Ayun mga ka-business. Medyo napaganda yung sitwasyon. Yung may-ari pala, subscriber natin. Thank you so much. Shoutout sa'yo, sir. Ano pangalan may-ari, boss? Rodolfo. Yun, si Sir Dolfo. Rodolfo. Shoutout sa'yo, sir. Nasa kanila. Siyempre, boss yun eh. Ayun, so tutulungan nila tayo mga ka-business. Ayos na. Swerte mo! Subscriber pala. Batiin mo naman, Sir Dolfo. Ay, Sir Dolfo. Ayun. Eh, mga ka-business, siya yung anak ni Sir Dolfo. Sir, thank you so much, ha. Apo. Salamat din po. So, ayun, mga ka-business, okay na tayo rito. Usapan na lang namin, tsaka kung kailan babalikan. Ayun, sir, thank you so much talaga. Thank you. Regards kay Sir Dolfo. Apo. Sir, mga ka-business, okay na tayo rito. Bali, bago na yung papagawa natin mga ka-business, tapos yung design, pinaliwanag na rin natin dun sa gagawa. Kaya yung gustong mangyari ni Lisa, ni Ate Lisa, na design. So, yun, paparas natin. Buti na lang, kaibigan natin yung si Sir Dolfo. Shoutout sa sir. Babalitaan namin kasi sunod mga ka-business kung magkano lahat yung aabuti ng paggawa ng bike. Kasi sabi ni Sir Dolfo, tawag nito, may discount. Yun. Thank you! Woo! Saludo! Okay na. Ayun. Tutuloy na kami! Okay. Ay mga ka-business, pabalik na tayo dun sa bahay nila, Ate Lisa. Swerte! Swerte sa Ate Lisa talaga. Ang mga ka-business, dun sa mga gustong magpaabot ng tulong, pakimessage nyo po kami sa Facebook page namin, Sewing Machine, So Good Trading. Lalagay na lang po namin yung link. Maraming salamat mga ka-business. At saka, pasuyo po ulit mga ka-business, pakisuportahan po natin si Kalakbay Canada Channel. Yes. Right. At saka si Bato Bayani TV! Maraming salamat mga ka-business. Lalagyan na lang namin yung mga YouTube channel po nila. Ayan o. Tsung! Ito pa o. Tsung! O, sa'yo no? Maraming salamat po. Bato Bayani TV. Kalakbay Canada Channel. Kalakbay Canada Channel. Yon. Right. Subscribe. Subscribe po natin sila mga ka-business. Eh mga ka-business, sa pagkakapihin tayo ni Ate Lisa. Yan si Kuya, oh. Ganda nung takuri mo, Kuya. Grabe namang init ang tubig yan. Tuntungan ng lahat yan. May kanin, may pangalang, may mainit. Pumulikit sa mukha ni Mama. May kanin. Thank you. Tapos ito mga ka-business, oh. Yung ano ba ito? Suman. Na merienda tayo ni Ate Lisa eh. Yung bait ni Ate Lisa talaga. Ate, thank you ha. Thank you. Kau. Ma. Suman. Ha? Suka? Ha? Okay na eh. Ayos na. Sabi tayo mga business. Tangalin tapat kape. Pero yun, magdaan mga taon nga eh. Anong ginagawa ko? Nagtitinda ako ng umaga. Nagbigay ako ng pangalan ko at number ko sa mga
mga kabisnes, ayan, habang nagkukwento si Ate Lisa, ito papansin ko lang sa inyong bubong ilaw. Ayan. Ito, Ate Lisa, kumusta naman ito pagka umuulan? Medyo may tulo pa rin dito. Doon, medyo open na, naayos na lang. Oh, daming butas, no? Saan ba galing itong bubong mo? Namigay lang yan. Binigay lang yan sa aming iba. Iba galing junk shop. Ah, sa junk shop. Pinatungan lang namin ng bulkasin. Ay, di bali, may awa ang Diyos. Baka sakali. Tingnan natin ang magagawa natin dyan para mapalitan itong bubong nyo. Ayun, no? Mga ka-business, oh. Kasi pagka umuulan, umuulan din dito. Ano, double purpose? Kaya makapuno na isang dramang butas dyan, sir. Ayun. Oh, dami. So, panong ano, bagyo, ano itsura nyo rito? Anong sitwasyon nyo talaga? Ayun po, yung bagyo pong Ulysses, sir, pari po kasagsaga ng bigla ako kasi yan. Eh, yung lumakas yung bagyo, isa-isa po nagliparan itong yero. Kaya makikita nyo po, papatid nyo, tagpi-tagpi mo yun. Ano, tanggal talaga ng Ulysses? Malakas yung Ulysses eh, no? Malakas po. Yung muna nga po yung banda sa may kusina, tatlong yero yun eh. Hmm, natanggal? Oo. Eh, saan mo napulot yung yero mo? Eh, ito, kasama yung unahan, biyak. Nilipad yung kalahati, sinayaw ng ano yan. Saan mo na nakuha? Doon sa kanto? Wala na, nalulay. Nilipad eh. Mapo na mo, hindi na pantay dito sa may bintana. Eh mga ka-business, kasi yung bagyong Ulysses noon dito sa Metro Manila, ang lakas din. Yun nga sa amin, may upload ako noon eh, about kay Ulysses, talagang ang lakas ng hangin ng mga ka-business, grabe. Buti hindi ito natanggal lahat. Opo, eh, yung delikado nga po niyan dyan, yung sa kuryente po. Pag dumama po kasi yung ulan sa kuryente, kaya iniiwasan po namin matamaan ng ulan. Kasi pag short circuit po kasi yung ano, makuryente pa kami. So yung mga ka-business, ha, nabusog ako sa suman, naubos yung suman, saka yung kape. Thank you so much, Ate Lisa. Tutuloy na kami. Thank you. Mga ka-business, marami pong salamat sa mga tulong po niyong binibigay sa amin. Sana wag po kayong magsawa na tumulong sa aking pamilya. Kasi pangarap ko na anak ko makapagtapos ng pag-aaral at pangarap ko rin po. Papasalamat po talaga ako na sobra-sobra kasi hindi ko po akalain sa buhay ko namin na ganito. Na may tao po po ng taos po sa talagang handang tumulong sa mga katulad namin na nahihirap. Na ang paghiling ko sa Panginoong Diyos ay natupad sa pamamagitan ng instrumento na gumawa siya ng tao na para makatulong sa amin. Ang Diyos ang gumawa ng instrumento para sa aming buhay na ito. Napapasalamat po ako na sa binigay pong tulong ng Panginoon Diyos na ginamit ang mga tao. Na ako po eh, malakas pong kumakapit sa Kanya at naniniwala na ito na po siguro ang solution sa at pagtupad sa aking mga hinihingi sa Panginoon Diyos. Marami pong salamat. Ayun na. Nadagdag ako po yung sabi ng nanay ko. Gusto kong salamat ako lang sa kay Lord. Tapos po sa nanay ko na napakasipag, umagal ng gabi, naghahanap buhay. Nagtapos ko ng pag-aaral, sinigla na nahihirapan. Kaya gusto ko rin ang pasalamatan pa ng pag-aaral ko sa kanya. Saka buwan din po ang pagpasalamat sa mga tao na kagaya niyo, sir, kayo po man, na hindi po kayo namimihin ng tao kung sino po tutulungan niyo. Tsaka sa mga tao po na lang pinalunod, tsaka susubscribe po sa inyo na kahit anong tao tinutulungan. Sana po huwag po kayo magsawang tumulong at ang Diyos ang mga balong balik at mula. Maraming salamat po, business. Salamat po. Eh mga ka-business, tuloy-tuloy lang tayo, no? Si kay Ate Lisa, huwag kang mawalan ng pag-asa. Kay mga anak, magtulong-tulong kayo, tulungan niyo si Mama. Yung hirap ng buhay, kapag tuloy-tuloy lang ang sipag, tamang diskarte, pagtsatsaga, makakaraos din tayo. Tsaka syempre sa tulong at awa ng Panginoon. Okay? Right? So, hanggang sa muli mga ka-business, update namin kayo. Kukumustahin naman natin kung ano nang naging resulta doon sa sidecar na pinagawa natin doon sa kay ano? Sa paggawa ng sidecar mga ka-business. Pasensya na. Dolpo ang pangalan niya. Ha? Dolpo, tama?
Oo. Ayun. Basta sa susunod, magpapasalamat din tayo ng tao sa puso doon sa ka-business natin kay Kuya Dolpo. Yun. Hindi ko siya na-meet ng personal kasi wala siya rin sa pwesto. Pero sa susunod, mga ka-business, makikilala nyo rin siya. Kasi tayo, subscriber pala siya. Oo, subscriber siya. Tawag na ito, nakakagulat lang din kasi sabi niya, ka-business, huwag ka magkalala. Bigyan kita ng discount kayo. Ayos, di ba? Okay. So, yun mga ka-business, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta nyo po mga ka-business. Saan panig man kayo ng mundo naroroon. Lagi kayong mag-iingat mga ka-business. Lagi kayong kasama sa mga prayers po namin. Oy. Ito po si Kuya, na-believe din ako sa kanya kasi pumapasok po siya ng trabaho mula dito Caloocan hanggang SM North. Nakabike lang din po siya. Kabike? Opo. Mabike na anak din po siya. Stibay. Tumutulong kay mother. Oo. Tapos ikaw naman, anong pangarap mo? Maging kapwa. Teacher. Ah, wow! Siya yung engineer. Gusto ah, ikaw? Mag-IT na lang po. IT. Ah, mga ka-business, bigyan natin daan yung mga pangarap ng mga kabataan. Ang nakakabilib dito, ang nakatawag ng pansin sa amin mga ka-business, sa kabila na ganito yung kalagayan nila sa buhay, yung mga anak, mga matitino, opo, mga disenting mga bata, mga ka-business, ako nagsabi sa inyo, naobserbahan ko sila. Hindi sila kagaya nung kapag ganito yung sitwasyon ng buhay, yung mga anak na nasa lansangan. Alam niyo na yung ibig ko sabihin, hindi ko na kailangan pakahabain yung sasabihin ko, naiintindihan niyo na ako. Sila mga matitinong mga anak, mga ka-business. Kaya ang sarap tulungan, sana tuloy-tuloy natin silang pakisuportahan mga ka-business. Alright? Alright! Isa ka ba? Andito po ako. Never say goodbye mga ka-business! Tomorrow is... Another day! Another day! Woohoo! Bira! 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 Ten 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 ten. Saan nakitang birahin? Bibirahin ka namin, Nay! Birahin ka namin! Bibirahin kita! Huwag! Bibirahin kita, Patay! Kapahit ka, bibirahin ka namin!